to the rescue. Wala namang bago dito. Dinepensahan kasi po ni Christy Fermin at si Joey De Leon doon sa kanyang lubid joke. Yun. Talaga lang. Dumidepensa si Christy Fermin. Eh di ba ang ginagawa madalas natin si Christy Fermin ay inaatake yung mga personality. Bakit ngayon dumidepensa ka? Ano ba? Nababalita kasi or nabalitaan ko rin na meron nga daw grupo itong mga vloggers na mukhang pinamumunuan ni Christy Fermin. Anong target ng grupo na yan para daw depensahan ang eat? Pero ang ginagawa kasi ay hinahanapan ng mali, hinahanapan ng butas ang kalaban. Ganun po ang nangyayari. Matindi. Alright. Sabi ni Christy Fermin, ito ay pinagtanggol nga ng veteran showbiz columnist at host na si Christy Fermin, si Joey De Leon, na sentro ngayon ng pagpuna ng publiko dahil sa insensitive joke na binitawan nito sa noontime show na Eat. Yon. Ani Christy, hindi klaro ang tanong. Hindi daw klaro yung tanong doon sa segment na yon. At matatandaan nga na sa nasabing segment ay necklace lamang ang naisagot ng contestant. Kaya itong si Joey De Leon, lubid. Alright, anyway. Paliwanag ni Christy, walang tinukoy sa tanong kung kaninong lieg ang pagsasabitan ng mga bagay dahil pwede ito sa tao o sa hayop. Ano daw? Pwede daw sa hayop. So hindi naman daw specified kung kaninong lieg. Lieg ba ito ng tao? O, di sige, liig ng hayop. Buwesit, no? Itong si Christy Fermin. Kung maka-justify, yung justification nyo po ay obvious na ano bang kalokohan ito? Gusto nyo magpakabobo rin para lang ma-justify yung isang tao. Ano to? Ano daw sabi niya? Wala naman daw tinukoy, ulitin natin, ha? Sa tanong kung kaninong liig. Sa tao daw ba? Liig ng tao daw ba? Or liig daw ba ng hayop? Nga naman, kasi yung lubid pwede sa liig ng hayop, di ba? Yung mga baka, talagang may lubid yan. Pero ang syunga naman ng eat kung ganon, na hindi specified, na ang posibleng tinutukoy ay ang hayop. Kaya pala ang sinagot ng contestant ay kwentas. Abay, kung nagkikwentas na rin pala ang mga hayop ngayon, Miss Christy Fermin, kalokohan, ano ho? Okay, sabi niya, natural daw na may gustong gumanti at mapahiya. Rin daw ang eat. Gusto daw gantihan ng mga Eat Showtime fans ang eat. Bakit gagantihan? Bakit po? Para na rin inamin niyo na may ginawang kalokohan at kabulastugan ang mga fans ng eat at ang eat mismo kaya gagantihan? Wala pong ganon. Wala namang paghihiganti madalas. And sabihin na natin never sa isipan ng mga Eat Showtime fans, lalo na po ng mga kapamilya na maghihigante. Bakit maghihigante? Ano yan? Ba't napunta po tayo sa usapan na naghihigante ang mga ABS-CBN fans at It's Showtime fans? Aba, ay bakit totoo na may ginagawa talaga kayong kalokohan araw-araw? Talagang hinahanapan yun ng ikababagsak ang It's Showtime. Kaya kayo nagkahaganyan. Kaya ganito ang naiisip nyo na kuno ay ginagantihan ang Eat. Aba, katindi rin. Ganun ba yun?